Hi guys, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Guys, ngayon ako ay magluluto ng lutong dibukid. Ang aking lulutuin ngayon guys ay malunggay. Guys, malunggay. Nakahanap ako ng malunggay dito. So, napakamahal guys. At ang napaka mahalaga ay ang saluyot guys. Basta guys, sobrang mahal dito guys ang saluyot guys. Diyan sa atin guys, pinapakain natin yan ng kalabaw at saka pinapakain natin sa kalabaw at mga baka dyan at hindi natin to pinapansin pero dito guys, napaka sarap ni dito kainin at lulutuin. So, guys, ang mahal nito dito. At isa pa guys, ito pa. Ito guys. Ha? Ang tawag dito, diyan sa atin ay simsim yung pinapakain sa baboy. Pero dito guys, kinakain to ng mga tao dito. Pati na rin ako guys, ang sarap nito kainin guys, lalo na sa salad. So ngayon guys, lulutuin ko ito guys sa sabaw. Yes. At ito guys, ayan. Ito yung siligay pampagana sa, pampasarap sa luto. Pampagana na rin sa pagkain at saka ito yung sibuyas guys. Yung gamit ko ngayon sa pagluluto. Ayan. Ayan. Ayan ang lulutuin ko ngayon, guys. So, balikan natin itong saluyot, guys. So, huwag nyo nang sayangin ang saluyot dyan sa Pinas, guys. Lalo na sabihin yung tumutubo sa Kalibangan. Sa Bisaya, ang tawag Kalibangan. So, guys, napakamahal dito sa saluyot. So, huwag nyo sayangin, guys. At ito ay pwedeng i-dried, ibilad. Kung marami dyan sa inyo ngayon, lalo na pag tag-ulan, pwede siyang ibilad. Pagkatapos, pag nabilad na, natuyo na, pwede niyong i-stack. O kaya, pag gusto niyong lutuin, igisan niyo, lagyan niyo ng mga isda ba o manok. Ang napakasarap, guys. So, itong malunggay, guys. Yan, mahal din yan dito. So, ngayon, guys, ayan na. Ito, guys, ito, ha, hindi ko sinayang ang sabaw ng manok. Nilagay ko sa freezer ang sabaw ng manok. Para yan ang aking, yan ang sabaw ko ngayon dito. So, para na rin manok, malasa. So, yan. So, ngayon guys, ang unahin kong ilagay ang kalabasa. Yan, kalabasa. Dahil medyo, maano-ano yan, matagal-tagal yan na luto. Pero, madali na lang yan guys. Dahil malakas ang apoy. So, isabay ko na rin ang bell pepper. Yan, bell pepper. Ayan. Ayan guys, at saka yung sili. Ayan, para mawala yung langsa ng ayan, ng sabaw ng manok. Ayan, at saka pampagana ang sili guys. Kapag lalo na guys, pag wala kayong ganang kumain, lagyan nyo ng kunting sili yung ulam nyo para maging malasa ang pagkain nyo. Ayan. Dito ko rin din yan na-discover. So ngayon guys, takpan natin. Yes guys. Huwag nating sayangin ang mga herbal na mga tanim natin dyan sa Pilipinas. Lalo yung saluyot, yung simsim. Dahil sabi nga eh, pagkain daw ng baboy. Pero guys, yan ay pagkain herbal dito guys. Lalo na nilalagay sa salad. Napakamahal. Yes. O, ito ngayon ang kinakain ko dito. Dahil pang persistensya. Dahil pagod at puyat sa buwan na ito dahil nga ay Ramadan dito. So, yan ngayon gayon sa ulam ko mamaya. Ayan, luluto ko na. So, saluyot guys ha. Huwag nyo yung sayangin dyan dahil dito, napakamahal. Kahit nandiyan yan sa Kalibangan guys, so, sa Bisaya Kalibangan, sa dyan sa mga damudamuhan. Oh, ayan. Kunin nyo yan guys at ipatuyuin nyo. Pwede nyo i-stack lang yan. At kung gusto nyo nang iulam yan, igisa nyo lang. O pwede rin yung sabawan yan, lagyan ng mga isda o manok o ano pa ba, tuyo o bagoong. Yes. So, marami tayong sinasayang dyan ng mga tanim natin sa bukid. Guys, mga herbal pala yan, mga yan. Yes. Kaya huwag tayo magsayang. So, ang dami ko ngayon niluluto, guys. Mamaya, gagawa ako ng mini pizza. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagmasa ng harina. Yes.
So ngayon, ayan. So isusunod ko na yan ang itong simsim. Kung tawagin sa Bisaya, aywan ko kung anong tawag dito sa Tagalog. Search guys. Para hindi ko ano. At ang dahon ng saluyot at malunggay. So guys, ayan na. So, haluin lang natin. Ayan. Yes guys. So takpan natin yan. So mga 5 minutes guys. Alisin ko na yan. Papatayin ko na sa apoy para ready to kain na guys. Yes. So sa may mga bukid dyan na may mga saluyot at may mga simsim, mga malunggay, huwag niyong sayangin guys dahil napakamahal niyan dito. At kumain tayo ng mga gulay dahil sa panahon ngayon kailangan natin ng masustansyang pagkain. Yes. So, yan lang guys. Thank you for watching and bye-bye!